Sa tahimik na bayan na masukan si Meril bilang kasambahay sa tahanan ng mga Morales. Isang kilalang pamilya sa lugar. Sa kabila ng kanyang simpleng buhay, hindi niya iniinda ang hirap ng trabaho dahil alam niyang ito ang kanyang daan para sa kanyang mga pangarap. Isang araw, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa kwarto ng kanyang amo, natagpuan niya ang isang diary. Nakalapag kasi ito sa sahig, kaya napilitan siyang damputin iyon. Sa hindi nga niya malamang dahilan ay binasa niya ito, kasama rin kasi sa trabaho niya ang maglinis ng kwarto. Sa kanyang pagbabasa, natuklasan niya ang hindi inaasahang katotohanan. Ang kanyang amo pala ay isang tagapagmana ng malaking yaman galing sa yumaong ama nito. Sir, may natagpuan po akong diary kanina sa kwarto niyo noong pinahintulutan niyo akong maglinis roon. Nasa sahig po kasi kaya pinulot ko na lang at ipinatong na lang sa ibabaw ng kabinet. Wika ni Meril. Napangiti ang kanyang amo na si Sir Rowan at nagsabing, "Ah, ganun ba? Pero alam kong nabasa mong nilalaman nun." Dahil doon ay tumanggi ang dalaga na kunwari ay hindi niya iyon nabasa. Pero biglang nagsalita si Rowan. "Sabihin mo na ang nabasa mo. Hindi ako magagalit, promise." Wika ng binatang amo. Kaya naman umamin na si Meril. Humingi pa siya ng dispensa dahil sa walang pahintulot niyang pagbabasa. "Wala yun. Sa katunayan nga niyan, yung pera ay nasa bangko pa. Yung mapagkakatiwalaan na bangko. Yung may mahigpit na seguridad. Alam mo, gagastusin ko na lang yun kapag natagpuan ko na ang babaeng makakasama ko habang buhay at kapag may sarili na akong pamilya." Nakangiti at mahinang wika ng binata. Nagpatuloy ang buhay ni Meril bilang isang kasambahay ng mga Morales. Ngunit sa kabila ng kanyang posisyon, ramdam niya ang respeto at pagmamahal mula sa kanyang mga amo. Sa bawat araw na lumilipas, lalo siyang natututo at humahanga sa kanyang mga amo na hindi nagpapadala sa kanilang yaman, lalong-lalo na kay Rowan. Isang araw, habang naglilinis si Meril sa sala, nakita niya ang amo na nag-iisa at malungkot. "Sir, may problema po ba kayo?" Tanong niya rito. Ngumiti ito at nagsabing, "Wala, Meril. Nag-iisip lang ako." Sa mga sandaling iyon, naisip ng dalaga na hindi lahat ng mayaman ay masaya. Sa tingin niya, ay mukhang may problemang dinadala si Rowan. Narealize niya na ang tunay na kasiyahan ay hindi nasusukat sa dami ng yaman, kundi sa kung gaano ka kaligaya sa buhay. Mula noon, ginawa ni Meril ang layunin na hindi lamang maging isang mabuting kasambahay, kundi maging isang mabuting kaibigan din. Siya ay naging mas maunawain, mas mapagmalasakit at laging handang makinig sa kanyang amo. Naging magkaibigan na rin kasi sila sa bandang huli. Sa paglipas ng panahon, hindi lamang trabaho ang naging ugnayan ni Meril at ng kanyang amo. Dahil sa kanilang mga pinagsamahan, naging matalik na rin silang magkaibigan. Isang hapon, habang sila'y nagkakape, tinanong ng kanyang amo si Meril. "Meril, ano bang pangarap mo sa buhay?" Napaisip ang dalaga. "Gusto ko po sana na makapag-aral ulit. Kailangan ko po yun lalo't uli lang lubos na ako." Nagulat siya nang sabihin ni Rowan ng ganito. "Bakit hindi mo subukan? Handa naman akong tumulong sa iyo eh." Mula noon, nagbago na ang buhay ni Meril. Hindi lamang siya nagpatuloy sa kanyang trabaho bilang kasambahay, ngunit nag-aaral na din siya. Nakapagpatuloy siya sa kolehiyo. Nahintulang naman kasi siya dahil sa pinansyal na problema. Sa susunod na taon, hindi lamang pag-aaral at trabaho ang naging focus ni Meril. Dahil sa kanyang mga karanasan at sa inspirasyon na ibinibigay ng amo, nagsimula siyang magbigay ng tulong sa iba. Nag-volunteer siya sa mga lokal na charity at nag-organisa ng mga outreach program para sa mga bata sa kanilang lugar. Idea rin iyon ni Rowan at ito ang katuwang niya. "Hindi po natin ito magagawa kung hindi dahil sa inyo." Sabi ni Meril kay Rowan. Napangiti naman si Rowan at nagsabing, "Meril, masaya ako na nakikita kang nagbibigay ng tulong sa iba. Alam kong marami kang matutulungan dahil sa kabutihan ng iyong puso." Sa mga sumunod na buwan, hindi nagbago si Meril. Dahil sa kanyang tulong, nagbago ang buhay ng maraming tao sa kanilang lugar.
sa kanyang simpleng paraan na gawa niyang magbigay ng inspirasyon at pag-asa sa iba. Habang patuloy ang paglago ni Meril bilang individual, patuloy din ang kanyang pakikipag-ugnayan sa kanyang mga kalugar. At sa tulong ng kanyang amo, nagawa niyang magpatayo ng isang munting learning center para sa mga batang nangangailangan. Nang mga sandaling ito, nakapagtapos na rin siya sa pag-aaral. Pero nanatili pa rin siya kanila Rowan upang pagsilbihan ang pamilya nito. Sir, hindi ko po ito magagawa kung hindi dahil sa inyo. Sabi niya sa kanyang amo sa araw ng pagbubukas ng learning center. Ngumiti naman ito habang nagsasabi, Meril, dahil rin sa iyo ito. Ikaw kasi ang nagpursige at nagbigay ng inspirasyon para sa proyektong ito. Sa paglipas ng panahon, hindi lamang ang learning center ang naging proyekto ng dalaga. Sa tulong uli ni Rowan, nagawa niyang magpatayo ng mga karagdagang proyekto para sa kanilang komunidad, tulad ng isang munting health center at isang livelihood program. Siyempre, talagang malaki ang bahagi roon ni Rowan upang mapatayo lamang iyon. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay, hindi nagbago ang pagiging mapagpakumbaba ni Meril. Sa halip, ginamit niya ang kanyang mga tagumpay bilang inspirasyon upang maging mas mabuting tao at makatulong sa mas marami pa. Sa mga sandaling iyon ay nagtatrabaho na siya sa opisina. Ngunit kapag may oras, pinagsisilbihan pa rin niya ang pamilya Morales. Sa paglipas ng panahon, patuloy na lumalago at nagbabago ang buhay ni Meril. Sa kanyang mga natutunan at sa mga inspirasyon na ibinibigay sa kanya ng amo, nagawa niyang makatulong sa kanyang mga kalugar. Ang munting learning center na kanyang itinayo, naging isang malaking institusyon na nagbigay ng libreng edukasyon sa mga batang nangangailangan. Isang araw, habang nagmamasid si Meril sa mga batang nag-aaral sa learning center, hindi niya mapigilang mapaluha. Sir, hindi ko po ito magagawa kung hindi dahil sa inyo. Bata pa lang kasi ako, ipangarap ko ng makatulong sa iba. Alam ko kasi yung pakiramdam ng buhay mahirap. Sabi ni Meril, gumiti ang kanyang amo at nagsabi, Meril, ikaw ang gumawa nito. Ikaw ang nagbigay ng inspirasyon at pag-asa sa mga bata. Natutuwa ako dahil sa iyong mga nagawa. Tumulong lang naman ako ng kaunti, pero all around, ikaw ang naging susi nito. Sa kabila ng kanilang malalim na samahan, hindi maiwasan ni Meril na mahulog ang puso para kay Rowan. Sa bawat tawa, sa bawat pag-uusap, at sa bawat oras na magkasama sila, lalong tumitibok ang kanyang puso para sa binata. Ngunit sa kabila ng kanyang nararamdaman, hindi niya ito maamin-amin. Takot siya na baka magbago ang kanilang magandang samahan. Ngunit hindi rin niya maiwasang umasa na baka sa isang hindi naasahang pangyayari, may maramdaman din si Rowan para sa kanya. Isang araw, habang naglilinis siya sa beranda, biglang lumapit ang binata kay Meril. Meril, meron akong gustong sabihin sa'yo. Pahayag nito. Napalunok ang dalaga. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin ni Rowan. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, biglang nagring ang telepono nito. Ito ay tawag mula sa kanyang dating nobya na si Lisa. Rowan, kailangan kita. Miss na kita. Bumalik ka na dito sa Maynila. Pahayag nito sa kabilang linya. Napatahimik ang binata. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gagawin. Sa isang banda kasi, naroroon si Meril na nagbibigay sa kanya ng kasiyahan at kaligayahan. Sa kabilang banda naman, naroon naman si Lisa na dati niyang minahal. Meril, kailangan kong umalis. Kailangan ako ni Lisa. Pahayag ni Rowan habang nakatingin sa dalaga matapos ang pag-uusap nila ng dating nobya. Napangiti si Meril. Kahit na nasasaktan, sinabi niyang, Sige Rowan, pumunta ka na. Basta't alam mong nandito lang ako para sa'yo. Mag-iingat ka. Hanggang sa umalis na nga ito, ngunit sa kabila ng kanyang pagkawala, hindi naglaho ang pag-asa ni Meril. Alam niyang darating ang araw na maipapakita niya sa lalaki ang kanyang tunay na nararamdaman. Sa mga sumunod na araw, habang wala pa rin si Rowan, patuloy na nagtatrabaho si Meril. Pinagsisilbihan niya pa rin ang ina ni Rowan. Pero sa kabila nun, may oras pa rin siya sa pagtatrabaho sa opisina. At sa bawat gabi, bago matulog, ipinagdarasal niya na sana'y maging maayos ang lahat. Na sana'y bumalik na si Rowan.
at sa hindi inaasahang pangyayari. Isang araw, habang nagtuturo siya sa learning center, biglang dumating si Rowan. Meril, bumalik ako. Bumalik ako para sa'yo. Sabi nito habang hawak ang mga kamay ng dalaga. Napangiti naman si Meril. Sa wakas, naramdaman niya ang kasiyahan na matagal na niyang hinahanap. Magmula noon, nagpatuloy ang kanilang relasyon. Yung pagpapakita lang pala ni Rowan sa dating nobya ay upang laruhin na ang kanilang paghihiwalay. Kahit pa man gusto pang makipagbalikan ni Lisa, malabo nang mangyari iyon para kay Rowan dahil minsan na siyang niloko ni Lisa. Niligawan ni Rowan si Meril at makaraan ng ilang buwan, naging sila na. Sa kabila ng kanilang relasyon, hindi pa rin maiwasan ang mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Isang araw, habang sila'y naglalakad sa park, bigla silang nakasalubong ni Lisa. Rowan, hindi ko pa rin matanggap na kasama mo siya. Ako ang dapat nakasama mo. Pahayag nito habang tinitignan ng masama si Meril. Napatahimik ang binata. Hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, biglang nagsalita si Meril. Lisa, hindi ko gustong maghihadlang sa inyo ni Rowan. Kung sa tingin mo ay mas masaya siya sa iyo, handa akong umalis. Pahayag niya habang nakangiti. Ngunit bago pa man siya makalayo, hinawakan siya ng lalaki sa kamay. Meril, hindi ka hadlang. Anong sinasabi mo? Ikaw ang kaligayahan ko. Ikaw lang ang aking mahal. Mula noon, nagpatuloy nga ang kanilang relasyon. Makaraan ng ilang linggo, hindi pa rin nawawala ng pag-asa si Lisa na muling makuha ang puso ni Rowan. Sa kanyang desperasyon, nag-isip siya ng isang plano upang paghiwalayin si Rowan at Meril. Inimbitahan ni Lisa si Rowan sa isang dinner sa isang sosyal na restaurant. Sa kabila ng pag-aalinlangan ng lalaki, ay pumayag pa rin ito. Sa gabing iyon, sinabi ni Lisa kay Rowan ang kanyang nararamdaman. Rowan, mahal pa rin kita. Alam kong mali ito, pero hindi ko mapigilan ng nararamdaman ko. Sabi ng babae habang hawak ang kamay ng lalaki. Ngunit sa halip na magalit, sinabi ni Rowan na, Lisa, salamat sa iyong pagiging tapat. Talagang na-appreciate ko yun. Pero mahal ko si Meril. Siya ang bago kong pag-ibig at siya ang nagbibigay sa akin ng tunay na kaligayahan. Sa kabila ng pagtatangka, hindi pa rin nagtagumpay si Lisa. Bigo siya ng gabing iyon, ngunit hindi siya sumuko. Sa kanyang desperasyon, nagpadala siya ng isang sulat kay Meril sa sumunod na araw. Sa sulat, sinabi ni Lisa na siya at si Rowan ay magkasintahan pa rin at plano na nilang magpakasal. Sinadya niyang gawin ito upang magdulot ng matinding selos kay Meril. Nang mabasa nga ito ng babae, hindi siya makapaniwala. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang isipin. Ngunit sa kabila ng kanyang kalituhan, batid niyang kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kaya kinabukasan, hinanap niya si Rowan at ipinakita ang sulat. Rowan, ano to? Tanong niya habang ipinapakita ang liham. Napakunot ang noo ni Rowan habang binabasa ang sulat. Meril, hindi totoo ang sinasabi dito. Ikaw ang mahal ko at wala nang iba pa. Mukhang gumagawa lang ng paraan si Lisa para masira tayo. Sabi ni Rowan habang hawak ang mga kamay ni Meril. Napaluha ang dalaga sa inihayag ng binata. Sa wakas, naramdaman niya ang kasiyahan na matagal na niyang hinahanap. Sa wakas, naramdaman niya ang tunay na pagmamahal. Mula noon, hindi na sila nagpatinag sa mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. At sa halip, lalo silang naging matatag. Lalo silang naging malapit sa isa't isa. Nang malaman ni Rowan ang ginawa ni Lisa, hindi ito makapaniwala. Hindi niya inakala na gagawin ito ang isang bagay na makakasakit kay Meril. Lisa, hindi ko inakala na magagawa mo to. Hindi ko inakala na magagawa mong saktan si Meril. Bakit mo yung ginawa ha? Sabi ni Rowan habang galit na tinitingnan si Lisa. Nakipagkita siyang muli rito. Rowan, ginawa ko lang lahat ng yun para sa atin. Mahal kita. Hindi ko kayang makitang kasama mo si Meril. Sagot ni Lisa habang umiiyak. Ngunit sa halip na maawa, lalo lamang nagalit ang lalaki.
Lisa, wala nang tayo. Matagal na tayong tapos. Ang problema, hindi mo yun matanggap. Naintindihan mo ba yun? At dahil dito, sinaktan mo si Meril. Ang babaeng mahal ko. Gumawa ka ng kwento ng hindi naman totoo. Sa ginawa ni Rowan, hindi na nakasagot si Lisa. Alam nitong nagkamali siya. Alam niyang hindi na niya maibabalik ang pagmamahal ni Rowan. Kaya naman humingi siya ng kapatawaran sa lalaki. Samantala, sa kabila ng lahat, hindi nagpatinag si Meril. Sa halip na magalit, pinili niyang magpatawad para sa nobyo. Rowan, wala na yun. Hindi na natin kailangan ng galit sa ating mga puso. Ang kailangan natin ay ang pagmamahal at pangunawa. Pahayag ni Meril habang hawak ang kamay ni Rowan. Sa pagkakataon naman na yun, ay nasa bahay siya ng nobya. At sa sinabi ni Meril, napagtanto ni Rowan na ito nga ang babaeng tunay niyang mahal. Siya ang babaeng handang magpatawad at umunawa sa kabila ng lahat. Gusto niya ng gantong klaseng makakasama sa panghabang buhay. Sa gitna ng kanilang kaligayahan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Ito ay walang iba kundi si Mark, ang dating nobyo naman ni Meril. Meril, nagbalik ako para sa'yo. Hindi ko kayang mabuhay na wala ka sa tabi ko. Sabi ni Mark habang hawak ang kamay ng babae. Napatahimik ang babae. Hindi alam kung ano ang kanyang gagawin. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, biglang nagwika si Rowan. Mark, respeto lang ha. Si Meril at ako ay magkasintahan na. Mahalaga siya sa akin at hindi ko hayaang masaktan muli siya. Alam ko nang tungkol sa'yo. Niloko mo siya noon. At ngayon naman ay bumabalik ka? Ano kasira? Napakunot ang noo ni Mark. Hindi niya inakala na magkakaroon siya ng kaagaw sa puso ni Meril. Meril, ikaw lang ang mahal ko. Hindi ko kayang makita kang may kasamang iba. Hindi totoo yung sinasabi ng bago mong boyfriend. Sumama ka na sa akin. Pagpupumilit ni Mark habang tinitingnan si Meril. Mark, salamat sa lahat. Hindi ko alam kung bakit kailangan mo pa akong puntahan dito eh. Pero tapos na ang lahat sa atin. Mahal ko si Rowan. At siya na ang boyfriend ko ngayon. Siya na ang magiging huling pag-ibig ko. Sagot ni Meril habang hawak ang kamay ni Rowan. At sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Mark na tapos na nga ang lahat sa kanila ni Meril. Hindi niya na ito mapipilit pa. Sa kabila na labi siyang nasaktan, tinanggap niya na lang ang katotohanan. Nagsisisi na kasi ito sa nagawa noon kay Meril. Ngayon ay tila na numbalik ang pagtingin nito sa dalaga. Sa kabila ng kanyang pagtanggap, hindi pa rin nawawala ang sakit sa puso ni Mark sa paglipas ng ilang mga araw. Sa kanyang kalungkutan, nag-isip muli siya ng isa pang plano upang paghiwalayin sila Meril at Rowan. Inimbitahan ni Mark si Meril sa isang kapehan. Sa kabila ng pag-aalinlangan, pumayag naman si Meril. Sa gabing iyon, sinabi ni Mark kay Meril ang kanyang nararamdaman. Meril, mahal pa rin kita. Alam kong mali ito, pero hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko. Sabi nito habang hawak ang kamay ng dalaga. Mark, kailangan mo nang tanggapin na wala na tayo. Ang nasa puso ko na ngayon ay si Rowan. Siya ang nakikita kong magiging mister ko balang araw. Kaya tigilan mo na ako, pwede ba? Pahayag niya rito at inialis ang pagkakahawak sa kamay. Kaya naman napabuntong hininga si Mark at humingi ng dispensa kay Meril. Parang kinakarma siya sa oras na yun. Sa kabila ng sobra siyang nasaktan, napagtanto ni Mark na hindi na niya maaaring ipagpatuloy pa ang kanyang plano. Sa kanyang pagninilay, matapos ang pag-uusap nila ni Meril, naisip niya na ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap ng pag-ibig, kundi ang pagpapalaya sa minamahal sa buhay. Kaya naman nagpakita siya sa magkasintahan, may mahalaga siyang sinabi sa mga ito. Meril, Rowan, alam kong mali ang ginawa kong panghihimasok nung nakaraan. Humingi ako ng tawad sa lahat. Kahit masakit, tatanggapin ko na lamang na hindi kami pwedeng maging magkasintahan ni Meril. At pre, may tiwala ako sa'yo. Kaya ingatan mo na lang siya. Huwag kang tutulad sa akin na minsan ko na siyang nasaktan. Napangiti si na Meril at Rowan. Sa wakas, natapos na rin ang lahat ng gulo. Sa wakas, naramdaman na nila ang tunay na kasiyahan. Mark, salamat sa iyong pangunawa.
Sana'y mahanap mo rin ang tunay na kaligayahan. Sagot ni Meril habang hawak ang kamay ni Rowan. Oo naman pre, iingatan ko talaga siya. Alam mo bang pareho kami nang galing sa kabiguan, kaya nagkakaintindihan kami. Dagdag naman ni Rowan. At sa mga sandaling iyon, nagkasunduan na sila. Napagkasunduan nila na ititigil na nila ang lahat ng gulo. Nagkasunduan sila na magsisimula sila ng panibagong kabanata sa kanilang buhay. Matapos ang lahat ng pagsubok sa kanilang pinagdadaanan, nagpa siya si Rowan at Meril na itali na ang kanilang mga puso sa isa't isa. Isang araw, sa harap ng kanilang mga mahal sa buhay, sila'y nagpalitan ng kanilang mga pangako ng pagmamahal at pagiging tapat sa isa't isa. Tanggap naman si Meril ng pamilya ng lalaki. Ang kanilang kasal ay ginanap sa isang maganda at malawak na harin na puno ng mga bulaklak. Ang mga tao sa paligid ay puno ng kasiyahan. Sa kabila nito, imbitado pa rin sa kasal ang kanilang mga ex na sina Lisa at Mark. Rowan, Neril, binabati ko kayo ng isang masayang buhay mag-asawa. Sana'y maging masaya kayo sa inyong destinasyon bilang iisang pamilya. Sabi ni Lisa habang nakangiti. Neril, Rowan, sana magpatuloy ang inyong pagmamahalan. Natutuwa ako sa inyong dalawa. Mabuhay ang bagong kasal! Payag naman ni Mark. Kaya naman pinasalamatan nila ang dalawa ng buong puso. Matapos ang kanilang kasal, nagdesisyon si Rowan na gamitin na ang pamana na ibinigay sa kanya ng kanyang yumaong ama. Ang pamana ay isang malaking lupain na mayroong malawak na sakahan. Salip na gamitin ito para sa sarili, nagpa siya silang i-convert ito sa isang komunidad na nagbibigay ng tulong at suporta sa mga nangangailangan. Sa pamamagitan nito, nagpatuloy sila sa pagtulong sa mga mahihirap na pamilya. Nagbibigay sila ng libreng edukasyon sa mga bata at nagbibigay sila ng trabaho sa mga walang hanap buhay. Sa bawat tulong na kanilang ibinibigay, isang ngiti ang kanilang natatanggap na nagpapatunay na ang tunay na kahulugan ng yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa dami ng buhay na iyong nabago. Sa loob ng ilang taon, nagkaroon sila ng tatlong anak. Ang mga anak ay nagmana ng kabutihan at kagandahang loob ng kanilang mga magulang. Sila rin ay nagpatuloy sa misyon ng kanilang mga magulang na tumulong at magbigay ng inspirasyon sa iba noong lumaki na sila. Sa kanilang kwento, natutunan natin na ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa kasiyahan, kundi pati na rin sa pagtanggap at pag-unawa sa isa't isa. At sa dulo ng lahat, sila'y nabuhay ng masaya at puno ng pagmamahal. Hindi lamang sa isa't isa, kundi pati na rin sa kanilang mga anak at sa mga taong kanilang natutulungan. Sa kanilang kwento, natutunan natin na ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay hindi lamang ang pagmamahal sa sarili, kundi pati na rin ang pagmamahal at pagtulong sa iba. Sa kanilang kwento, natutunan natin na ang tunay na kahulugan ng buhay ay ang pagbibigay ng kasiyahan at pagmamahal sa iba.